karamihan ng mga consumers namin, natutuwa sila pag nakita nila yung, ay, may ganito pala na produkto. Pinatikim ko yung mga kapitbahay namin dito. Tinanong namin, anong lasa? Kasi very strange yung lasa. Hindi siya yung normal burger. Ngayon lang sila nakakita ng ganito. Pwede pala yung mangga at pinya pagsamahin. Tapos, maanghang siya ng dressings or fruit-based hot sauce. So sabi nila, parang Arabo, parang Middle East, parang shawarma na hindi nila ma-explain kasi nasa burger eh. My name is Brandon Khalid Gorospe. I'm the president and founder of Black Seed Burger Corporation. Ako po si Hamida Dina Sibayan. Ang pangalan po ng aking negosyo ay ABJ Herbs, Spices and Condiments. Habatus saudad. It's an Arabic word na isang uri ng buto. Ito ay nakakapagpagaling ng lahat ng sakit ayon sa sayings ni Prophet Muhammad, peace be upon him. So, normally, kinakain namin siya as ano lang, seed. Since ako as a food lover and health conscious, gusto ko lahat ng kinakain ko nagbe-benefit yung health natin. So sinama ko siya doon sa burger. Ito na, lalagyan na natin siya ng black seed o yung habatus sauda. Nag-start po siya as konsumo sa bahay. And then naisipan ko lang po na ebenta siya kasi ito yung parang mahirap hanapin ng mga sausawan sa market na kailangan ng mga halal consumers. Parang naisip ko lang na yun yung gawin kasi may mga salad dressings na hindi siya maanghang. So, nag-innovate kami kaya naisipan namin na mag-produce ng mango pineapple hot sauce. Sa pangalan pa lang yung black seed, so sabi ko kailangan itim yung buns. Ito yung signature burger natin, no? Since Cacao City tayo, mayroon isang klase ng cacao na dark cacao. So tinotoast nila ito para maging itim siya. So yun yung ginagamit ko para mag-lock yung buns natin. Kaya po siya naisipan namin na i-add doon sa mga ibang produkto namin kasi alam namin na ang mangga at pinya is marami dito sa Mindanao, especially sa South. So, direct from the farmers, then process namin dito sa bahay. First, shop po namin yung ingredients, then lagay sa blender. Hanggang sticky na siya, then iluluto namin siya ng about 1 hour. After nun, ipack namin siya sa sterilized bottle. May mga production staff tayo, they will press the meat. Unang-una, dapat halal yung beef. Importante yon. And then, kailangan siyang ma-cure muna sa freezer. From there, inimix na natin yung mga curing natin. And then, everything will be on a mixer. We make sure na lahat ng mga spices niya is na-mix sa meat. And then after that, papasok na siya doon sa patty making. And then we will deliver. Every week, halos bumibili ako sa kanila. Nag-order ako sa kanila every week. Alam po lahat ng tao gaano kasarap ang Black Seed Burger at gaano kahalal. Masarap. Ang Black Seed Burger kay Director Khalid. Nasarapan sila, minsan ay mag-order din kami sa kanya. Dilihin po natin yan kapag halal yan. Ano, masarap yung combination ng pinya o yung mangga gandas. Yung kanang sweetness. Majoyani BK, halal. Nagustuhan ko siya. Very excellent, very good. Everything is homemade. Masarap masyado. It's very different kasi more on Arabic taste siya.
such a strange thing na yung culture ng Arab is mapunta doon sa American culture, which is yung burger. At tayo namang mga Pilipino is talagang mixed culture tayo dito. The only thing na kung bakit tayo nakaka-adapt sa lasa ng Arab, kasi we are the first who came here in the Philippines because of the tradings. Sa spices, yung dila natin nasanay na sa kanila. Kaya madaling naka-adapt yung mga Pilipino doon sa Arab taste. So yun yung dahilan kung bakit nakakama pa ko ng product na to. At the same time, it's an advocacy for me bilang isang Muslim. Yung halal kasi, it's a way of life. Halos lahat ng halal restaurant dito na may product kami. Kasi nga, gusto namin ma-promote yung mga produktong halal. Hindi siya yung word lang na, uy, halal yan, but it's a way of life. It's a holistic way of Islamic perspective na kung paano kami makipag-deal on the day-to-day life. It's a halal way.